Oh yes! Magandang buhay muli mga ka-agrikultura. Muli po, dito po tayo ngayon sa Rooftop Gardening para sa ating update ng ating urban gardening. Muli po, ako po ay may isang kasabihan, magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. Ang latest update po natin ngayon mga ka-agrikultura ay tungkol sa ating bush sitaw production. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga ka-agrikultura kung bakit ang ating bush sitaw or may scientific name ito na Begna sesquipedalis or Begna ungiculata. Ito ay nabibilang sa Fabaceae family. Bakit naninilaw o nalalantana mga kagrikultura ang ating dahon ng ating bush sitaw? Ang bush sitaw mga kaagrikultura, bago ito i-harvest ang mga bunga, ay tumatagal ito ng 40 to 45 days. At mag-harvest tayo every 2 to 3 days. Subalit ang ating bush sitaw mga kaagrikultura ay hindi pa po ito maabot ng 40 or 45 days. Ngunit, ang kanyang mga dahon ay nalalantana at naninilaw at nagsisimula ng malagas unti-unti ang mga dahon. So, aalamin natin ngayon kung ano ang dahilan ng kanyang paninilaw at unti-unting paglagas ng mga dahon ng ating bush sitaw. Isa sa mga dahilan mga kaagrikultura kung bakit unti-unting nalalagas at naninilaw ang ating dahon ng mga bush sitaw ay sobra ito sa patubig na nakukuha. Dito sa NCR mga kaagrikultura, ilang araw din ang patuloy na pagbuhos ng tubig na kung saan ang aking mga halaman, hindi lamang po ang bush sitaw, ay unti-unting naninilaw. Kagaya rin halimbawa ng ating eggplant. Kung makikita nyo ang aking eggplant din, ay unti-unti rin nalalagas ang mga dahon. So, mag-focus muna tayo dito sa ating bush sitaw. Dahil sa tindi ng sikat ng araw at ang buhos ng ulan, ay na-over used na po siya ang ating roots. Kaya unti-unti na po siyang naninilaw na ang naging dahilan nito ay nagkakaroon na po ito ng root rotten sa ating mga roots. Kasi ang tubig ay hindi nakakadaloy ng maayos sa ating drainage system. Hindi sapat ang mga butas ng ating plastic pots at na-overflow ang pagdami ng tubig sa ating plastic pots at nag-overflowing ang tubig. Kaya nagkokos ito ng root rotten dahil sobra sa tubig ang naaabsorb ng ating sitaw. So, ang gagawin natin dito mga kaagrikultura, of course, since na naninilaw na ang ating
pusitaw. Kailangan na natin ito i-harvest ang ating mga bunga para hindi rin po sila maging dry at para mapakinabangan na natin ang mga bunga nito. Ang pag-harvest ng mga bushitaw natin mga kagrikultura ay dapat may duration siya, all alternate days. 2 to 3 days ang alternation nito. Alternate ng pag-harvest natin. So, yung iba nating mga sitaw ay okay pa naman at may bago tayong mga usbong na sitaw dito. Inanim natin. Pero ay unti-unti na rin siyang dinadapuan ng mga peste katulad ng langgam na to. So kailangan natin siyang tutulin din. So ngayon ay tatanggalin na natin ang lahat ng mga bunga ng ating bushitaw na kung saan affected na po siya ng paninilaw or ang tinatawag ito na root rotten sa ilalim ng puno niya dahil nasobrahan ito ng tubig sanhi ng ulan. So ngayon ay uubusin natin, tanggalin ang ating mga bunga ng ating bushitaw. Pero sometimes mga kaagrikultura, ang bushitaw ay gumagapang din, pataas din sila minsan ng trellis. Kaya itong, for example, itong bushitaw na ito, umakyat din ng ang mga vines niya at naghanap talaga siya ng makakapitan or trellis na kailangan. Pero usually ang bushitaw talaga mga kaagrikultura ay hindi kailangan ng trellising. Subalit itong nakikita nyo ngayon na ating bushitaw na pangalawang puno ng ating bushitaw ay naghanap po talaga siya ng trellising or trellis na makakapitan ng kanyang mga vines. Kamukha nito mga ka-agrikultura, itong isang bushitaw ay hindi talaga siya umakyat. Yan o. Wala siyang vines, naghahanap ng trellis. Pero itong isa o dalawang puno nito ay naghanap talaga siya ng trellis na makakapitan ng kanilang mga vines na umaakyat. So yan, oh. Makikita niyo mga kaagrikultura, ang bushitaw na ito ay naghanap ng trellis. So hindi lahat talaga ng bushitaw ay hindi gumagapang. Hindi naman ito yung tinatawag natin na long
varn na sitaw. Ito talaga ay bush sitaw. Yung mga buto nito ay bush sitaw. Pero naghanap lang talaga siya ng treeless na kailangan niya makapitan para sa kanyang paglago at pagtubo. Ayan. Harvest time na po ito, mga kagrikultura. Pag-harvest ng ating bush sitaw is alternate 2 to 3 days after. Yan. At yan muna ang latest update sa ating agrikultura dito sa ating rooftop gardening. At don't forget to subscribe our YouTube channel, Agrikultura. Please like, share, and comment the section below. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo para sa ating paghahalamanan. God bless us all. Maraming salamat po. Amen for that.